Welcome to my channel. Ano ang gagawin nyo kung naging malikot si bunso at aksidente niyang nagupit ang USB charger cable ninyo? Ang sagot ko, huwag mo nang itapon. Pwede pa natin magagawa ng paraan ito. Kailangan lang natin ng mga gamit tulad ng cutter, long nose, at syempre soldering iron, at yung tinatawag nilang string tube na gagamitin natin na pang balot. Mas maganda po ito gamitin instead sa electrical tape. At ang isa pang kailangan ay yung konting talento sa paghihinang. Kapag ang cable po ay charge and data, apat po ang laman yan. Kailangan po nating balatan ang bawat isa na yan. Ngayon, magkakat po tayo ng string tube. Estimate lang po natin na sakto sa haba ng ating pagdudugtungan mamaya para makover niya yung buong pinagdugtungan. So, ang gagawin po natin, dodoblehin natin para mas matibay. Inuna natin yung mas malaki para makover niya pati yung maliit na kasunod. Mabalikan ko lang. May ibang kable po na dalawa lang ang laman. Ang dalawa pong iyan ay para lamang sa power. Ang isa po riyan ay negative at ang isa po riyan ay positive. Hindi po katulad nito na apat. Ang dalawa po dito maliban sa negative at positive na power ay negative at positive para sa data. At kapag ang dalawang kable lamang ang inyong gamitin at ikabit sa inyong computer, hindi po siya madidetect ng inyong computer at hindi po kayo pwedeng mag-transfer ng inyong video or photo, bagkos mag-charge lamang siya. Kailangan natin ipilipit ang bawat wire para hindi buhaghag kapag hininang na natin. Kailangan natin ng mas mahaba pa ng konti itong apat na wire na ito. Kaya hihiwaan natin para mailabas natin siya. Kaya gusto natin na mas mahaba itong maliliit na wire para magkaroon ng konting allowance para sa pagsuksok natin ng string tube. Kailangan mas malayo-layo ng bahagya ang string tube doon sa paghihinangan natin dahil kapag nainitan ito ay magsisrink na po ito. At pag ganun po ang nangyari, hindi na natin siya magagalaw papunta doon sa kung saan ang dapat niyang takpan na mayroon opening. Gawa ng ating paghinang.
Pagdudugtungin lang po natin ang magkaparehas ng kulay. Paisa-isa po natin gagawin ito. So, ipipilipit natin ng konti para magkaroon ng konting kapit. Then, steady lang natin na hindi muna siya matanggal. Then, saka natin siya hihinangin. Ito po ang medyo crucial na part, yung paghihinang. Kailangan maingat po tayo. Ayaw natin matamaan yung ibang parte ng wire na may plastic shield kasi malulusaw po siya. Pagkatapos ng ating hinang, iusog na natin yung shrink tube papunta doon sa ating pinaghinangan. Ito ang magsilbing cover ng ating pinaghinangan para hindi magkaroon ng short circuit doon sa iba pang hihinangin natin mamaya. Kapag napwesto na natin ang shrink tube, kailangan na natin siyang initin. Itong init ang nagpapa-shrink ng nilagay nating shrink tube. Then, dito na tayo sa pangalawang wire. Hanapin lang natin ang magkaparehang kulay. Kuha ulit tayo ng shrink tube. Magka-cut tayo ng akmalan doon sa ating paglalagyan. Kailangan pa natin bawasan ng konti yung cover kasi medyo maiksi po at hindi natin siya mapulupot. Bawasan pa natin ng konti. Ayan. Ipasok muna natin itong pangalawang shrink tube dito sa pangalawang wire bago natin ipulupot at tsaka ihinang. Pagkatapos po nito ay ulit-ulitin lang natin yung process sa dalawa pang natirang wire. Okay, nahinang na natin lahat. So, ang gagawin na lang natin is papantayin natin itong mga kable. Ibubuhol natin siya. Iti-twist natin para magpantay ang mga haba.
Then, applyan natin ng heat para mag-shrink siya. Para maging tight ang kanyang pagkabalot. And finally, yung second cover natin. Yung maalala nyo kanina, di ba, naglagay tayo ng doble. Yung purpose natin is para madoble natin yung cover para maging makapal at mas secure siya. So, na-install na natin. I-reheat din siya natin para mag-shrink din siya katulad ng nasa una natin ginawa. Finally, natapos na natin yung paghihinang at pagbabalot ng shrink tube. Normal po siya na may unting kulubot dahil sa shrink tube. Okay lang yan. Ang importante, mapapagana natin. Ito yung dati. Ito yung ngayon. Ang susunod natin gawin ay i-testing natin kung gumagana. So, sasaksak natin sa power source, any USB port, USB computer port, or mayroon akong USB hub dito na for charging. USB charging hub ang tawag dito. So, ayan, nakabit na natin. Maghanap tayo ng device na pwede nating pagsaksakan para matesting natin. So, try natin. Ayun. Successful ang ating ginawa. Ayan po. Nag-charge po siya. Subok natin uli para sigurado. Okay, confirm po siya na gumagana sa pangalawang pagkakataon nating pagsubok. So, ayan mga kaibigan, na restore po natin ang ating dapat patapunan na kable at hindi po ito nasayang. Sa muli, salamat sa panonood. Subscribe kayo para sa iba ko pang mga video. Goodbye!